So nandito tayo ngayon. Hindi ko alam ba't ako nandito. Sabi nila meron daw akong bubuksan box. From ASUS daw yun. Tapos magre-react lang ako kung anong meron doon. Ay! Hindi mo baliktad yung number dito? Voice X66. Tira mo, sobrang sanay ko sa previous na chipset. Rogue Strix X870E-E. Hindi ko na-imagine ever na magsasama tong numbers na to sa chipsets. Ever. But yan, nandito na siya. X800 series chipset. Sheesh! Grabe, ang kapal ng pizza. Oh my God, boys. This is it. Damn. Ah, ito na yung ano. Okay, gets. Alam ko na yun. Nakita ko na to eh. Talk about sick! Sick! Yeah, guys. Ito yung motherboard. Tingnan pa natin ano yung nasa loob. Ayan. Art. Manual from ASUS. Nandyan yung mga headers. Stickers, some papers, and chain. Lagi ito meron sa mga ASUS na motherboard. Tapos, mga accessories, SATA, usual. Parang nakikita ko dito yung iba nilang mounting ng M.2, pero malalaman natin yun mamaya sa review. Yun, at yung Wi-Fi antenna na retractable, foldable, and foldable. So before we proceed into this, basahin muna natin yung specs ng motherboard. So as you guys know, AM5 socket, so supported niya yung 9000 series, 8000 series, 7000 series CPUs from AMD. DDR5, 4 DIMM slots, ECC or non-ECC, alam niyo na yan. M.2 storage, meron siyang 3 slots for M.2. Yun ay supported with Gen 5 PCIe, all of those 3 slots. X870E chipset. Check natin yung mga features niya, and may mga, kung mapapansin niyo sa motherboard, unusual to. Meron siyang mga curves, unlike yung mga design ng mga motherboards before na talagang sharp, ma-edge, may mga curve siya. Thick and curvy. 18+2 power stages, M2Q release. So MQ2 release, M2Q release. M2Q release! Nakakapal. Napakakapal ng heatsink, guys. Pag uminit pa yung SSD nyo dyan, ewan ko na lang. Aesthetics-wise, hindi ko alam kung ganito yung ginawa nila sa previous generation, pero I feel like parang it's going retro. May ita nyo yung fonts niya, fonts nung pixel yung fonts. Tapos yung mga icons nung icons dun sa heatsink is very very retro. Oh, yun yung napapansin ko. Tingnan natin yung likod kasi ASUS is known for their back. Basta yung art sa likod ng motherboard yun. Oh, yun nga, di ba nakita nyo parang retro nga yung yung Strix. Yan yung IO, guys, hindi lang na-capture pero pares kami na raking na panganga dun sa IO niya. As you can see, meron siyang tatlong Type-C ports. Magkakaiba yan ng speed. 40 gig, 10 gig. Apat pala, sorry. Apat na Type-C port. So, apat na Type-C port. 40 gig, 10 gig, 20 gig. Yun nandyan sa pinakababa. May kita nyo. Nakahilera siya dun sa LAN port. LAN port is 5 gigs. Usual nyo na USB Type-A ports. Lahat yan. 9? 2, 4, 6, 8, 9 ports?
Saan mong gagamitin? Pag nagkulang ka pa ng ports para sa peripherals, ewan ko na lang talaga. So lahat yun 10... Yeah, lahat yun 10 gig. lahat yun 10 gig. Wi-Fi 7. Wi-Fi 7, yan. Hindi na pwedeng hindi Wi-Fi 7. But iba yung... Iba yung port, guys. Oh. May ita nyo. Yung usual na... yung usual na antenna, disk siya, may thread. Ito hindi. Malalaman natin kung paano i-install later. Optical out, which is a very very unusual na sa latest na motherboards ngayon. Ito meron siya. Tapos yung usual nyo na 3.5-inch na line out saka mic in. And check lang natin quick yung accessory bag. Naitawag dito yung laman niya is yung usual na SATA cable. Yan, meron siyang SATA cables. M.2 rubber. Yeah, M.2 rubber. Maraming M.2 rubber, malalaman natin kung bakit. Ba't ang dami? Alam to, lima? Oo, lima. Lima in total. Yan, malalaman natin kung paano gagamitin yan. Tapos, meron kang... Kung hindi ako nagkakamali, ito yun. Pero, tignan natin. 2230 na format ng M.2. Tapos, zip ties at saka yung... Oh, may thermal pad pa siyang extra for shorter na M.2. Which I think yun nga yung reason kung bakit siya merong Q-slide. Yep, Q-slide and Q-latch pala ito. Isa pa, M2 Q-latch. Malalaman din natin kung paano siya gagamitin later. Yan. Parang wala nga, no? Wala na. Manual yan na. Tinanggal na nila. Manual to. Which is... Yan pa naman yung pinaka-favorite ko na, ano? Which is, I think, hassle. Ah, hindi! Dude, spring-loaded. So, pag naglagay ka ng graphics card dyan, maglalock siya. Pag binitawan mo, yun ang hindi ko alam kung paano. Paano yun? May GPU tayo. Testing tayo, sige. Testing natin. How does it work? Ganyan, tapos... Hindi. Wala, hindi talaga. Wala talaga. Ayun pala, may access. Charan! Magic. Oh, ano, may access nga. So, hindi namin ma-figure out kung paano tatanggalin. Tatanggalin lang natin. Alam mo na siguro to all this time. Visit. Ang ganda galing, gag! Ang galing! So, explain muna natin. Normally, ito yan. Ito yan na. Ito yan. So, naglalock siya. Hindi siya loaded. Hindi siya spring-loaded. Pahit naman na nakalagay. So, imamount natin. Ganyan. Yan. Nakalock na yan. Pag ginugot mo yan, hindi yan matatanggal kasi may lock siya dito sa pinakadulong side na to. Ito. So, para matanggal mo yung graphics card, tatanggalin mo yung unarm mo yung lock. Yan, unarm. Tiyag, tanggal. Pero, kailangan, ibaba mo siya with your other finger. Or kung ano mang kasya dyan. Dito, mapapansin nyo, spring siya. Bumabalik siya pababa. Ngayon, pag minount natin yung graphics card, kung ano man expansion card ilalagay nyo dyan, pag lagay nyo dyan, aangat yung lock, nakaklamp siya. Nakaklamp siya ngayon dito sa hook ng graphics card. Ngayon, bakit ang nakabok ng graphics card na ginamit natin? Easy! Oh my god, crazy. Cray cray. Nasa, ano, tamang timeline ba, no? Ang galing, gagi. Ang galing. Sheesh. Ayan. Dolby Atmos. May naita si Rocky Dolby Atmos daw. Nasaan Dolby? Tinan nyo saan ako nakatingin. Dito, sa audio port. Atmos. 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 7.1 surround sound sa optical ano SPD. Natotoong 7.1, no, hindi virtual. Sheesh. And that was our first impression and unboxing with the ROG Strix X870E-E gaming Wi-Fi yung model. So, yeah, stay tuned sa aming next videos. We're going to build on a different X870 motherboard, so stay tuned. Thanks for watching. See you soon.